welcome to my channel. Diba parang bata tayo kasi ganito yung hair ko. Kasi katatapos ko lang din mag-workout. At ano kong i-haul sa inyo. Ito sa Random Mall pero hindi sa Dotti, guys. Dito ko lang nilagay sa plastic na to. Ito is from Sport Girl. Kasi parang tingin ko magsasarado na yung Sport Girl sa city. Sa Random Mall, guys. Ha? Ayan. So, bumili ako ng mga bag doon na ilalagay ko sa balikbayan box. Sabi ko nga, hindi ko natatapos yung balikbayan box. Inaantay ko pong mag-sale yung spam, yung half price. Kasi konti pa lang yung spam ko at gustong-gusto ni mama yung spam. So, yan. First is yung etong bag na to. Yan. Bibigay ko to sa aking younger sister. Ayan. Speaking of my younger sister, guys, meron na siyang YouTube. So, i-follow niyo siya. James Vlog, James Couple, yung siya at yung boyfriend niya. Ato is yung my younger sister, kakaumpisa pa lang niya mag-video, wala pa siya masyadong alam sa pagba-vlog. Sabi ko lang, pagpatuloy mo lang yun. Pag umuwi ako ng Philippines, tuturuan kita kung paano mag-vlog, kung paano mag-video. So, sabi ko sa kanya, upload ka lang ng upload. Hindi nga, sabi ko nga, hindi pa siya talaga ganun karunong. Hindi pa niya rin alam yung pag-i-edit. Pero sabi ko, sige, susuportahan kita. Ipopromote ko yung channel mo sa vlog ko. Pero ayusin mo yung pag-vlog. Pero anyway, okay lang naman. Kasi alam ko naman, pag-uumpisa mahirap talaga. At lalo na sa Philippines, ang hirap ng internet. Yung mabagal ang internet. So, wala pa din siya masyadong mga gamit kung paano mag-vlog. So, sabi ko sa kanya, gamitin mo muna yung phone mo kasi mahirap bumili ka agad tapos hindi mo pagpapatuloy yung pag-vlog. Mahirap talaga mag-vlog. Pero, masaya ako para sa kanya na gusto din niyang gayahin ko ano yung ginagawa ko. Kasi kung nga, simula ata nung nag-lockdown, lahat naging vlogger na sa Philippines. Dapat mapa-artista, mapa-consino man, lahat. Vlogger na sa Philippines. Sang ka pa. Diba? Pero dito sa Australia, wala masyadong nagbablog, guys. Pero lang yung talagang mga ano. Wala akong masyadong nakikita. Siguro yung mga nagiging vlogger lang dito sa Australia. Mga mostly Pilipina din. Mga Pilipino, Pilipina. Ayan. So, guys, support nyo yung younger sister ko, James Kofol. Ilalagay ko yung kanilang name dyan. At please don't forget to subscribe sa kanila. Sa kanya, huwag masyadong dibdibin yung pag-YouTube, enjoy mo lang yan, mag-upload ka lang. Alam ko hindi pa perfect yung pag-edit mo. Kasi sinasabihan ko siya, sabi ko, mahirap magturo kapag malayo ako. Siguro pag umuwi ako dyan next year, sana, ano? So, yung link din ng channel niya, ilalagay ko dyan, guys, sa comment. Para mapuntahan niyo din, mabisit niyo, at please subscribe sa kanyang channel, guys. James Couple, ulit-ulitin ko, ilalagay ko yan sa baba. Ayan, so sinusuportahan ko talaga yung sister ko, di ba? Okay, so ito is para sa kanya, guys. So, mostly, bumibili ako ng para sa kanya para nagamit niya rin sa school. Kapag may ano sila, eto, nagandahan ako kasi sobrang mura niya na siya, guys. Ayan, kapag kunyari may eyes lock siya, pwede niyang gamitin. Pink, her favorite color is pink. So, ito lang yung pagka-pink doon, di ba? Okay naman. So, ito is normally is $39.95 at super sale siya. Sale na sale na sale ko siya nakuha, guys. So, saan ka pa, diba? Then, meron din siya same style pero black color. Ayan. Lahat to, ito siguro sa pamangkin ko, tag-isa sila. Alam ko sa kanya gusto niya yung pink. So, ito kay, sa ano ko, sa pamangkin kong babae naman. Ayan, tag-isa sila kasi halos magkasing edad lang sila. At meron din siyang channel. Nakalimutan ko yung channel ng pamangkin ko, puro naging vlogger na talaga sila, gumawa din siya ng channel. So, nakalimutan ko, ilalagay ko yung ano din dyan, guys, subscribe din kayo sa channel niya, ilalagay ko yung kanilang channel name, pati yung link nila, please subscribe sa kanila. Ayan, para sa kanila itong dalawa, guys, ayan. So, bali, hindi na ako masyado bumibili ng mga bag ko, guys, kasi sobrang dami ko ng bags. Kaya, mga pinagbibili kong bag is para sa kanila na lang. So, yung iba kong bag, ipamimigay ko na din sa kanila. Kasi, puro babae kami, diba? So, ayan. At, etong bag pack na to, guys. Sobrang mura lang din to. So, pwede nila din magamit. Ayan. So, it is normally $49.95 at murang-mura ko na siya nakuha. Ayan. Bag pack. And, another bag pack. Ayan. Yeah, guys. Then, hindi ko na tinanggal sa plastic para pwede rin niyang pampasok-pasok din kapag magte-test na siguro sila kasi wala kang masyadong mailalagay, di ba? Binili ko na kasi sobrang mura nga, sabi ko. Oh, sobrang mura, sangka pa. And kay mama, ayan, ito lang nabili ko para sa kanya. Gustong-gusto niya yung mga ganitong style kasi alam naman sa Philippines, mainit, di ba? Kaya, ayan. Then, bumili ako ng Ferrero. Ayan. Tapos, eto, bumili ako yung drinking chocolate
na Cadbury kasi naka-sale sila. So, stop na ako ng pamimili ng mga kung ano-ano. Yun talaga mga importante na lang. Sabi ko nga yung spam, ayan na lang talaga yung inaantay ko. Then, tapos na, i-close ko na yung box, yung balikbayan box, ayun na, tapos na talaga, wala na. So, parang may gusto lang ako sabihin sa inyo, guys, mga subscribers ko, sa mga follower ko, at sa mga lahat na nanonood ng aking video, sana huwag niyong tularan itong batang to, at hindi magandang halimbawa sa mga kabataan, kasi minamaliit mo yung tricycle driver. Paano yung mga, hindi lang siya, yung mga tricycle driver, paano yung tatay ng tricycle driver, yung nanay ng tricycle driver, yung asawa niya, yung mga anak niya. Hindi niyo ba alam na dahil sa pagiging tricycle driver, meron siyang nakapagpatapos ng pag-aaral ng mga anak, meron siyang natulungan, napapakain niya yung mga anak niya dahil sa pagta-tricycle driver niya. So, ano, ang hindi maganda, yung napanood ko siya, sabi ko, wow, grabe naman yung minaliit yung tricycle driver. So, sabi ko, oh, kaya siya naging viral yung video na to. So, yung pagiging, kung gusto niyo maging viral, gusto niyo sumikat at kung gusto niyo maging viral yung video niyo, gumawa kayo ng ano, nung good video, hindi yung matatapakan niyo yung ibang tao. So, hindi magandang halimbawa yan, guys. So, kapag gusto niyo sumikat, hindi magandang gagawin niyo ito. So, nakakagigil yung, alam niyo yun. So, anyway, forget na natin yan. Yung mga ganyang klaseng tao, huwag niyong suportahan, huwag niyong panoorin yung mga vlog niya, huwag kayong mag-subscribe sa kanya. Pero alam ko naman, nobody's perfect. Siguro nagkamali lang din siya, hindi niya alam yung sinasabi niya. Pero hindi pa rin yung excuses. Mas maganda mag-apologize na lang siya, gumawa siya ng video na apology, lalo na sa mga tricycle driver at lalo-lalo na sa guy na binidyo niya na sabi niya, hi ka dito sa vlog ko, ayan, sikat ka na. So, sana maghingi siya ng ano, ng sincere apology doon sa taong yun para mapatawa din siya ng mga tao, lalo-lalo na nga sabi ko yung mga tricycle driver kasi talagang ibaba siya sobra-sobra. So, para din sa iyo to, ayan. So, at wag na wag mo nang uulitin, tama na yun. Kasi, hindi maganda maging viral ka dahil sa bad na ginawa mo. Ayan. By the way, guys, i-end ko na yung aking vlog. Sa mga hindi pa nakasubscribe yan, please don't forget to subscribe. At i-hit nyo na rin yung maliit na notification button na yung bell dyan para lagi kayong updated. Kada may bago kong videos. Bye!